isda, mga master, kasi sarili. Roll out na. Yo mga master, welcome ulit sa aking vlog. So andito ako ngayon sa Robinson Metro East, dahil kukunin ko muna yung mga lagay ng aking paninda. Naglagay ako dito ng aking kakanina. Okay, so yan yung nilalagyan natin ng mga kakanin. So yan. Ito yung mumunting negosyo natin, mga master, no? Ayun yung inyong lingkod, Master Choi, Choice Kakanin. Ayan, so kukunin natin yung mga box, dahil kailangan pa yung box natin, pwede pa siyang magamit, kasi pag every time nag-deliver tayo, ayan, pasok mo! And boy, walang the please! Ayan. Ito yung entrance ng Robinson Metro East, dito to sa may kainta. Meron ako ng pwesto sa loob. Tapos ang nilagay natin doon ay mga kakanin. So alam nyo naman, ang yung master ay gumagawa ng kakanin, no? Every alas 5 ng hapon, katulad nito, ito yung daily routine natin. Alas 5 ng hapon, pinupuntahan ko to dito. Tapos kukunin ko yung mga llanera ba ang tawag doon? Mga llanera, tapos kasi gagamitin ulit yung sa pagluto mamayang gabi, no? So after this, pupunta naman tayo ngayon, mga master, sa ano, sa kuhaan ng gata. Yung sasama ko kayo dun sa paggawaan ng gata, yung ginagamit nating gata para sa kakanin, mga master. Papakita ko sa inyo kung saan ko kinukuha yung gata. Palabas na tayo ng parking, mga master. Dito sa kainta, fix ang rate dito ng parking. Lasing ko pa lang, medyo makulimlim ang panahon. Yan, welcome kayo sa aking vlog. At itutur ko kayo araw-araw kung saan nyo gusto mapunta at magkaroon kayo ng mga idea. Lalong-lalo pa sa pagbibusiness at pag-ninegosyo. No? At ngayon, mga master, pupunta naman tayo ngayon sa kinukuhanan ko ng, ano, ng gata. Dati, mga master, ang ginagawa ko, kumukuha na ako ng nyog dati, tapos meron akong kudkuran doon sa bahay. Ako mismo ang nagkakayod. Kaso lang, sa dami ng production, medyo hindi ko kaya mag-provide ng maraming amount ng gata. Kaya ang ginawa ko, binenta ko na lang yung kudkuran, tapos hindi na ako kumukuha ng nyog. At doon na lang ako pumupunta sa bilihan ng gata. Mga magtatanong kung magkano ang gata na kinukuha ko. Nakukuha ko siya ng 80 pesos. I think medyo mataas pa siya ng konti, no? Pero sige lang, kasi nag-uumpisa pa lang naman tayo. Doon kasi inaangkat ko yung ano, yung gata. Kinukuha ko yung gata, walang bayad muna, tapos pag nakapagpaikot na ako ng pera ng benta, sa ako sila babayaran. Minsan maabot ng 20 mil ang bill ko sa gata. Gata pa lang yon, mga master, grabe. Papasilip ko sa inyo, mga master, kung saan ako kumukuha ng gata. Yung routine ko araw-araw, pagkatapos ko na makuha lahat ng mga box at saka mga lanera, diretso ako dun sa kuhanan ng gata. Pagkatapos, kinabukasan, mamayang gabi pala, magluluto, maghahalo ng harina, magigiling. At maraming salamat nga pala dun sa mga subscribers natin na hanggang ngayon ay andyan pa rin nakasuporta, no? Medyo mahal pa siya. Alam ko mayroon pang mga supplier na mas mababa. May nag-offer sa akin na mas mababa ng konti doon sa kinukuhanan ko ngayon ng gata. Pero satisfied na ako dito sa service ng supplier ko. Kahit medyo mataas ng konti. Pero okay na ako kasi napakabait nila. Napakabait. So dito tayo, mga master, kumukuha ng gata. Since hapon na, kailangan natin ng pang-ulam, bibili muna tayo ng ulam. Ganap muna tayo ng mabibiling ulam. At ipapasok ko kayo, mga master, dun sa napakagandang palengke nitong ano, kainta.
So, andito na tayo mga master sa Kainta Public Market at ililibot ko kayo dito. Master, andito tayo ngayon sa aking supplier. Ito yung mga mababait kong supplier. Ay, wala si ate. Si kuya lang pala. Ah, walang kuryente. Buti nakagatana, ano? Supplier ko si kuya. Hi ka, kuya, sa aking vlog. Yan. Si ate, nakita ko kanina. Ano kasi ako eh. Malengke yan, dito yan. Dito yung kinukuhanan kung ano. Mga gata. Yan. Ha? Ah, sige kuya, pasuyo na lang kasi nagbo-vlog ako eh. Kasama ka sa vlog. Ayan, yun yung kinuha nating gata. Ayan, 40 kilos yan kuya, no? Ano nilalagay? Ayan. Lalagyan natin dito, wala tayong ibang lagayan. Dito lang. Kasi galin tayo ng duty. Ayan, kahit saan dyan kuya. Itong gata na to mga master ay abot to ng 10 kilo. Ayan. Dito to sa Kainta Market. Walang power kaya ano. Buti na lang nakagawa na. Pwede na rin to sa baba? Oo, pwede po. Diyan po. Diyan ko naman lagi nilalagay yan eh. Ayan. Bali 40 kilong gata yung in-order ko ngayong araw na to mga master. Ayan. Ito yung mga tinda nila. Meron silang mga tawag dito. Langka. Meron labong. Ayan. Saka meron puso ng saging. Tapos merong yan, mga gabi. Ayan, sari-sari ang ano ni kuya. Ayan. Ayan kay kuya. Nakita ko pa si ate kanina eh. Kasi yan doon ako kanina eh. Bumibili ng isda. O yan si Kuya Noel. Hindi na ako magkakamali ngayon. Lagi. Nelson kas. Nelson ako ng Nelson dito eh. Yun mga master. Naputol kanina no. At nalobat tayo dun sa loob ng market ng Kainta no. So anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin naputol no. Pero abangan nyo yung mga susunod nating vlog mga master, dahil may marami pa akong i-share sa inyo, lalo lalo na pagdating sa negosyo. So once again, this is your master, ang inyong Master Choi. Thank you.